ika-27 ng Hulyo taong 2018, formal na natanggap ang 4 na patrol boat na donasyon ng gobyerno ng China. Ang 12 metrong asul na banta ay maaaring maglakbay sa bilis na humigit kumulang 30-32 knots. Nakatanggap ang Navy ng 30 unit ng rocket-propelled grenade launcher at mga bala mula sa gobyerno. Inaayos pa ng Navy kung saan gagamitin ang mga bangka, ngunit sinabi ni Saga na magiging mahalagang karagdagan sila sa kanilang fleet. Ito ay isang karagdagang plataforma para sa ating mga pagsusumikap sa kontraterorismo. HAPR, Humanitarian Aid and Disaster Response at Maritime Law Enforcement Operations, ANIA. Ngayon, ang mga bangka ay walang mga lugar na madidock at walang pagkain upang mapanatili ang mga ito para sa pinalawig na operasyon sa dagat. Isang opisyal ng hukbong dagat ang tila hindi nabinghani. Ito ay isang karagdagang asset ngunit hindi pa nasusubukan at nasumak. Dati na rin nag-donate ang China ng 1,000 rifle at bala sa pulisya at militar ng Pilipinas upang matulungan silang labanan ang mga teroristang nauugnay sa Islamic State sa Marawi City. Pinili ni Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ang mas mainit na relasyon sa China matapos ang mapait na agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea noong nakaraang administrasyon. Pinagpatuloy niya ang isang independenteng patakarang panlabas at naghanap ng mas malapit na ugnayan sa China at Russia upang ilayo ang Pilipinas sa US. Sa kabila ng malapit na ugnayan ng dalawang bansa, patuloy na inaangkin ng China ang hindi mapag-aalinlangan ng soberanya sa South China Sea sa kahabaan ng 9-dash line nito. Ang desisyon ay ginawalang visa ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016, ngunit tumanggi ang China na kilalanin ito. Inaliit din ng gobyerno ng Pilipinas ang desisyon kapalit ng economic investments at pakikipagkaibigan sa China.